Ay, isang magandang umaga mga ka-truckers. Andito tayo, naglakad-lakad muna tayo mientras wala pang schedule sa biyahe. Ganito ang gagawin natin para maunat-unat yung mga ugat ng katawan natin. Kasi ang mahirap na kalaban natin dito ay ang high blood. Eh, puro pa naman mga karni yung kinakain natin dahil papahirapan yung pagbili ng gulay. Ito, grabe ang snow mga katrakers, oh. Grabe, sobrang lamig. Shout out sa ating lahat. Hindi ko na maisa-isa dahil sa dami natin, antay-antay lang pag maayos na natin yung kinemaster natin. Mayroon tayong kaibigan na nagtatanong kung pwede ba yung tigil muna tayo kasi may mga ano, kung pwede ba yung gamitin ang international license, driver license. Dito tayo at sasagutin natin yan step by step. Kung kayo ay mayroon kayong dito lang tayo mag paliwanag sa ating bansa sa tungkol naman sa Philippine license, driver license na sa ngayon ng Land Transportation Office. Pag kukuha kayo ng international license kahit pa 2 taon, 3 taon, pwede. Pero may kamahalan din ang bayad mga truckers. Ang babamahagi ko sa inyo ay dito lang sa ayon din sa aking karanasan. Disclaimer lang po. Dito lang po ako nagbabase sa aking experience. Dito sa Europe. Sa Europe tayo magbase, hindi tayo sa ano. Kahit sang bansa to sa Europe, basta Europe. Ang international license ay pwedeng gamitin sa trailer driver. Sa trailer driver, hindi ko alam yung sa kutsi kasi ang kutsi kasi wala naman tako. Kagaya sa amin, mga trailer driver dito sa Europe, ang international license ay valid until 6 months. Ay nagbabase lang yan sa tachograph card. Dahil ang mga truck dito ay mga high-tech kasi nandoon yung lahat ng details system sa tacho card. Doon malalaman kung ikaw ay mayroong mga traffic violation at saka yung overdrive, overship. Sorry. Ang masasabi ko, dito lang sa trailer sa kutsi parang valid yata hanggang sa hanggang sa ma-expire yung ano mo. Hanggang sa pizza kung kailan ang anong tawag nito? Ang visa ng international license. Pagkatapos ay mag-apply ka na ng kung saan bansa ka, European license, driver license. Napakadali lang mga ka-truckers. Tiwala natin sa Panginoon. Determinasyon. Yun o, ang kakapal mga ka-truckers. Grabe. Magkukwentuhan tayo habang tayo ay naglalakad. Shout out kay Dudong Raul Bulatiti. Maraming salamat sa kanya, kay Lulong Bernie, kay Tata Lidris. Shout out sa iyo, bay. At kay Yanko Jujimar Escaliano. Shout out.
At shout out din sa ating lahat, sa aking mga anak, si Cyrus, si Nico, at si Christian Glenn. Sa mga magpapa ko, sa mga auntie ko, kamag-anak, shout out din sa mga taga-Bohol, sa Batuan at sa Kadimyaw, yung mga kamag-anak ko dyan. Shout out din sa mga kasamahan kong mga OFW sa Saudi Arabia, sa lahat ng lugar kung saan mayroong OFW. Shout out sa ating lahat. Ito tayo, naglalakad, sobrang labig. Siguro ito ay patapos na or hindi natin alam dahil ngayon ay March pa lang. Ito, umigil siya. Ito tayo, pintuhan tayo habang naglakad-lakad para makabili ng pang-ulam, pagkain. Ito, umuulan pa ng snow mga katruggers. You know, namamanid yung kamay ko para napaso din. At truck na EDR, oh. Yan, napakahigpit yan. Yan, pag ikaw ay isang katruck maniho dito sa Europe, lahat dito ay mayroon kang lisensya sa ano, tinatawag na EDR. Mayroon na tayong video dyan na EDR, code 95. Yan, kailangan natin malalaman. Pero huwag kayo mag-alala mga katrakes, kung kayo ay nagbabalak pa lang, kung nandyan kayo sa Middle East, karamihan naman ay nanggagaling sa Middle East papuntang Europe, o nasa Pilipinas ka pa lang, lahat nito ay mayroong kahirapan. Pero pag andito ka na, ay hindi ka naman diretso na ano, mayroon namang mga training, orientation, examination. Huwag kayong mag-alala mga katrakers, kasi kung kaya ng iba ay kaya rin nating lahat. Ako ay isang baguhan pa lamang dito mga katrakers, ano pa lang, mag-aano na buwan pa lamang na nagmamaniho, pero hindi pa umabot ng 6 na buwan, lampas lang 5 buwan pa. Dito, andito tayo sa dumaan sa daanan ng train. Ito, mayroon mga katrakers dito na sumablay, mga katrakers, kasi ito ay nakalagay 3.5 ang height. Ang truck pa naman ay 3.0, 3.2. Dami ng truck na sumablay dito mga katrakers. Yun ang isang ingatan, yung height. Yan o, bangas-bangas na yung bubong ng ano, ng tulay. Pero hindi nila basta-basta matibag yan dahil napakatibay. Grabe. Snow anywhere, snow everywhere mga katrakers. Sa lahat ng mga nagbabalak pa lang na pupunta dito sa Europe, basta yun lang ang maipayo ko sa inyo. Determinasyon lang, tiwala sa Panginoon. Yun lang ang pinakapuhunan natin dito. At pagantayan tayo lang mga katrakers. Huwag mo nang pilitin kung halimbawa ay sumablay ka sa, lalo na sa personal appearance. Silang, huwag kang ma-discourage. Ganon talaga, ako nga, naka-ano pa ako, na-refuse ako nung una. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Basta huwag lang tayo magpapaloko sa mga agency mga katrakers. Kasi hindi lahat ng agency ay medyo mababait. Mababait lang kausap. Pag tungkol naman sa pira ay talagang parang wala silang awang maningil sa atin. Sila ay laway lang ang puhunan at wala naman silang kalam-alam sa mga trabaho dito. Uh,
Grabe, sobrang lamig mga ka-truckers. Kailangan din mag-imba ka rin ng, ano, ng gamot. Dito sa Europe, makakabili ka ng gamot sa lagnat, ubo, sipon, sakit sa tiyan, na walang resita sa doktor. Ang pahirapan lang dito, yung kagaya ng gamot sa high blood mga ka-truckers, uric acid, yung maintenance mo sa sugar, cholesterol. Kailangan kung saan ka nagagaling, magbaon ka na ng gamot na isang taon hanggat maari. Huwag mo na masyado din damihan kasi baka masita ka sa ano mga ka-truckers, kukumpiskahin nila. Mga isang taon lang na budget mo sa gamot. Yan lang ang may payo ko sa mga nagbabalak pa lang o nananais. Sana lahat tayo ay makakarating to mga ka-truckers. Kasi dito maraming nakakalam sa akin kung ano yung pinagdaanan ko. Talagang pinakita ko naman sa inyo na karamihan sa inyo ay talagang nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Sa yung mga nagtatanong sa mga applyan, sa ngayon mga ka-truckers ay medyo baguhan pa lang tayo dito sa Europe. Medyo wala pa tayong alam mga ka-truckers. Mahirap din yung mamahagi ko sa inyo na hindi sigurado. Ayaw kong magkwento na kayo ay mapahamak. So, yun o mga ka-truckers. Yun o. Sige mga ka-truckers. Maraming salamat. Kasi malapit ako sa grocery. Sana mag-subscribe kayo at manood kayo mula umpisa hanggang sa dulo. Kasi ito ay charity channel na gusto kong makatulong sa mga kabataan para pambili ng mga school supplies. Hindi ito ko nagawa kong negosyo or nagpapasikat lang ako mga ka-truckers. Nasa puso ko kasi yung makatulong. Sapat na sa akin yung kinikita ko dito. Hindi naman tayo magpayaman dito mga ka-truckers. Tumutulo yung sipon ko mga ka-truckers. Dahil sa sobrang lamig. Sige mga ka-truckers, maraming salamat.